Ang kamote ay isang staple food hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang parte ng mundo. Ito ay puno ng fiber, vitamins, potassium at iba pang essential nutrients na kailangan ng katawan para manatiling malusog. May iba't ibang laki at uri ang mga kamote. Ngunit lahat ay naglalaman ng antioxidants at nutritional values para sa mas malakas na immunity, memory power, vision at digestion. Pwede mong ilaga lang, gawing minatamis o kaya gawing roasted ang kamote. May iba naman na naglalagay ng diced sweet potato sa salad o kaya sopas. Maliban sa culinary uses ng mga kamote, mahalaga ring malaman ang health benefits nito katulad ng 1. Pinapanatiling maayos ang gut health at digestion. Dahil mayaman sa soluble fiber at insoluble fibers ang kamote, maganda ito para sa digestion. Ang pagkain nito ay nagpaparami ng lactobacillus at bifidobacterium sa tiyan na mabisang lunas sa irritable bowel syndrome or IBS at diarrhea. Sa bawat 100 grams ng kamote, may 3 grams ng fiber kang makukuha. Ngunit hindi rin magandang masobrahan sa pagkain ng kamote dahil maaaring magdulot ito ng stomach issues. 2. Mabisang protection sa mata. Dahil sa taglay na beta-carotene ng kamote, ito ay mabisa ring pamprotekta sa mata laban sa free radical damage. Dagdag pa dito, ang kamote ay mabisa ring panlaban sa xerothalmia o ang pagkabulag dahil sa vitamin A deficiency. Mayaman sa vitamin A ang kamote, ngunit ang pagkain nito ng sobra ay maaaring mauwi sa liver damage dahil sa vitamin A toxicity. Sa kada 100 grams ng hilaw na kamote, ay mayroong 14,187 international units ng vitamin A. 3. Pinapababa ang insulin sensitivity. Kung meron kang insulin sensitivity, mainam na kumain ng kamote para mapataas ang iyong dietary fiber at mapababa naman ang glycemic index ng iyong katawan. Ang pagkain ng kamote ay mainam para sa mga diabetic sapagkat tumutulong itong i-manage ang blood sugar sa katawan. Ayon sa mga eksperto, ang mga diabetic ay dapat kumain ng kalahating serving ng isang medium-sized sweet potato. Based sa nutritional value, ang 100 grams ng kamote ay nagtataglay ng 3 grams ng fiber. Samantala, ang glycemic index ng kamote ay 54, kung saan masyadong mababa. 4. Nakakatulong sa blood pressure level. Dahil mayaman sa magnesium at potassium ang kamote, ito ay mabisang pampababa ng tsansang magkaroon ng hypertension, stroke, at iba pang severe coronary problems. Para ma-achieve ang mas epektibong blood pressure management, maaaring lagyan ng cinnamon ang iyong nilagang kamote. Ang kada 100 grams ng kamote ay mayroong 25 grams ng magnesium at 337 grams ng potassium. 5. Nakakatulong sa weight loss. Ang kamote ay mayroon ding pectin o soluble fiber na nakakatulong bawasan ang food intake habang pinapataas ang satiety o pagkabusog. Ibig sabihin, ang pagkain ng kamote ay nakakabusog at hindi kaagad makakaramdam ng gutom, kaya ito'y maganda sa nagpapapayat. Ang calorie content ng kamote ay mababa at madali itong ibagay sa iyong diet upang maging mas mabisa ang iyong weight loss journey. Kung gusto mong maiwasang tumaba, mainam na kumain ng baked or boiled sweet potatoes. Ang calories ng 10 grams ng hilaw na kamote ay 86, habang ang dietary fiber nito ay nasa 3 grams lamang. 6. Maganda para sa balat. Alam mo rin bang nakakaganda ng balat ang pagkain ng kamote? Ang sweet potato ay mainam panlaban sa hyperpigmentation at photoaging. Mayaman ito sa vitamin A, C at E na kailangan para sa healthy at glowing skin. Pwede kang gumawa ng face mask gamit ang yogurt at kamote upang mapanatili ang youthful glow. Ilan sa mga side effects ng pagkain ng maraming kamote ay 1. Gallbladder at kidney stones. Dahil sa mataas na oxalate content ng kamote, maaari kang magkaroon ng gallbladder at kidney stones sa araw-araw na pagkain nito. Kaya dapat limitahan ang pagkain ng kamote kung ikaw ay may kidney problem. 2. Heart problems. Kung kakain ng maraming kamote, baka tumaas ang potassium level mo. Maaari rin itong mauwi sa heart attack at hyperkalemia o potassium toxicity. Mahalagang iwasan ang pagkain ng maraming kamote sa kasong ito. 3. Stomach issues.
Kung ikaw ay may iniindang stomach discomfort, dapat iwasan ang pagkain ng kamote dahil sa taglay nitong mannitol na maaaring magdulot ng bloating, stomach aches at diarrhea. Number 4, blood sugar problems. Sa mga diabetic, maaaring tumaas ang blood sugar level kahit mababa lamang ang glycemic index ng kamote. Pwedeng kumain ng kamote, ngunit kailangan itong limitahan sa isa o dalawang pirasong maliliit. Ang recommended intake per day ng kamote ay hindi lalagpas sa 3 o 4 na piraso dahil sa mataas na content nito ng sugar at carbohydrates. Dagdag pa dito, importanteng bantayan ang iyong potassium intake lalo na kung meron kang kidney problem. Maaring mauwi sa severe complications ang pagkain ng sobrang kamote. Noong 2019, naitala ng Environmental Working Group ang kamote bilang ika-31 na maaring contaminated ng pesticides. Sa kabila ng mga panganib na maaring maidulot ng pagkain ng sobra-sobrang kamote, mas marami pa ring benepisyo ang pwede mong makuha. Marahil iniisip mo na nakakapagpautot lang ang kamote kung kaya't ayaw mong kumain nito. Sa totoo lang, maganda sa katawan ang paglabas ng masamang hangin, kaya huwag kang mailang kumain ng kamote.